Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Ilyas. Ako pa ngayon ang sinisisi sa mga kalimunyuhan ninyo. Bago pa magbago ang aking isipan, umalis na kayo. Baka masaktan ko pa kayo. Ginagawa ko lamang ang tama. Nakipagtitigan muna ng ilang mga segundo ang mga matatandang aswang at pagkatapos, uwi ka ng isang matanda bago tuluyang tumalikod at umalis ang mga ito. Mag-ingat ka, Ilyas. Simula sa araw na ito, hindi na magiging ligtas ang buhay mo. Pagkatapos, mabilis nang naglalakad ang mga iyon papalayo. Napangiti na lamang itong si Ilyas. Sa tagal na niya sa paninirahan sa lugar na ito, makailang bisis na siyang nakakaharap ng iba't ibang uri ng mga aswang. Wala siyang kinatatakutan at lahat ng mga ito napapatay niya. Ilang sandali, walang anumang bumalik naman itong si Ilyas sa kanyang ginagawa. Kailangan niyang tapusin ang punyal na ipinagawa sa kanya dahil kakailanganin din itong gamitin para sa mga kampun ng kadiliman. Kakaiba kasi ang mga gawa nitong si Ilyas. Bukod sa gawa ang mga armas na ito sa mga bagay na kinatatakutan ng mga aswang, may mga pabaon pa itong mga usal na makapagdagdag ng lakas sa armas. Kaya suki itong si Ilyas halos lahat ng mga albularyo at mga antingero na mga naging kaibigan niya at nakakakilala sa kanya. Makalipas ang ilang mga minuto, pagkagat ng dilim, nakaupo si na Ilyas at Gutor doon sa pinakamataas na bahagi ng hagdanan. Nagkwikwentuhan lamang ang dalawa. Sinimula na din kasi naturuan itong si Gutor ng lahat ng kanyang mga nalalaman. Nakikitaan din kasi nitong si Ilyas ang kanyang pamangkin na mga palatandaan bilang isang magaling na mandirigma. May mga kakatwang bagay na kasing nakikita itong si Ilyas sa kanyang pamangkin. Sa isip niya, maaaring namamana na din ng bata ang mga kakayahan ng ama nito. Sa hagdan ng kanilang bahay, nagpapalipas ng oras ang mga ito. Dahil malakas ang kutob nitong si Ilyas, nadadalawin talaga siya ngayon ng mga aswang na galit sa kanya. Makalipas pa ang ilang mga minuto, dito na nakakaramdam ng kakaibang mga presensya galing sa mga nilalang na aswang itong si Ilyas sa paligid. Kaya uwi ka nito kay Gutor. Gutor, pumasok ka na doon sa loob. Isarado mong mabuti ang mga bintana at pintuan. Ang dalawang mga kabibi na nasa altar, kunin mo ang mga ito at ilagay mo doon sa loob ng kwarto. Itapat mo sa bintana. Tulad ng palagi kong ibinilin sa iyo. Kahit na may mga maririnig ka pang iba't ibang mga ingay galing sa labas, huwag na huwag kang lumabas ng kwarto o maging sumilip man lamang. Tumango lamang din itong si Gutor at pagkatapos agad na itong pumasok doon sa loob ng kwarto at ginawa agad ang lahat ng mga ibinilin ng kanyang tiyuhin. Sanay na din itong si Gutor sa gawain ng kanyang tiyuhin. Alam niyang sa tuwing may mga makakalaban ito, ang mga ito ang laging bilin sa kanya. Alam niyang mamaya, gigisingin na naman siya nito at magpapatulong ito sa pagsunog doon sa mga napatay nitong mga nilalang. Nang tuluyan nang makapasok doon sa loob ng kwarto itong si Gutor, agad na hinugot nitong si Ilyas ang kanyang mahabang tabak na gawa sa tanso. At tulad ng kanyang mga ginagawang armas, punong-puno ito ng mga pabaon na mga usal at dasal. Kumikislap pa nga sa gitna ng kadiliman ang talim ng kanyang armas. Ikinabit na din niya sa kanyang tagiliran ang lagayan niya ng mga maliliit na punyal na gawa naman sa mga batong lagit. Nasa mahigit sa 20 ang kabuuhan ng lahat ng mga punyal na dala ngayon itong si Ilyas. Nang maramdaman niyang papalapit ng mga aswang sa kanyang kubo, unti-unting tumayo na itong si Ilyas at bumaba na ito ng hagdan. Pagkatapos, dahan-dahan na itong naglalakad papunta doon sa mas malawak na lugar na nasa unahan ng kanyang kubong gawaan ng mga armas. Pagkatapos, tumigil sa paglalakad itong si Ilyas
habang pinagmamasdan ang maraming bilang ng mga aswang na dahan-dahan nang gumagapang paikot sa kanya. Ang apat naman na mga matatandang aswang, dahan-dahan na din itong papalapit sa kanyang kinatatayuan. Wika nitong si Elias. Iyan na ba ang lahat ng mga alagad ninyo? Mukha naman yatang kakaunti lamang ang pwersa ninyo. Hindi pa yan sapat sa aking lakas, mga matatandang aswang. Huwag kang masyadong maghambong, Elias. Huwag kang puro dada. Ipakita mo ito sa gawa. Sagot naman itong si Elias. Walang problema, mga matatandang aswang. Dahil uubusin ko kayong lahat ngayon din. At pati kayong apat. Hindi ko hahayaan na mabubuhay pa kayo. Pagkatapos lamang sa sinasabing iyon nitong si Elias, agad na itong pumihit habang mabilis na binunot ang mga punyal. Agad na itong tumakbo ng napakabilis sabay ng mga pagbato sa hawak nitong mga punyal doon sa mga aswang. Napakabilis ng kilos na iyon nitong si Elias na bago pa makakilos ang ibang mga aswang, tinamaan na ito ni Elias ng sunod-sunod na mga pagbato ng punyal sa ulo at liig ang tama ng lahat ng mga ito. Kaya agaran na napapaangil ang mga aswang at nang matumba ang mga ito sa lupa, agad na mangingisay ang mga ito at mamatay. Walang humpay ang ginawang pagbato ng mga punyal nitong si Elias. Sunod-sunod rin na tinamaan ang mga aswang at namamatay. Ganon din kasi ang lakas ng armas na gawa nitong si Elias dahil na rin sa mga usal na nakapaloob nito. Bukod sa lakas ng kanyang armas, napakaasintado din nitong si Elias sa ganong mga paraan na pagbato. May dalawa pa nga ang tumalon papunta sa kanya galing sa likuran. Ngunit walang ano-anong umikot lamang itong si Elias at agad na ibinato ang dalawang mga punyal na tumama agad-agad sa liig ng dalawang mga aswang na naging dahilan para agad na mangingisay ang mga ito pagkabagsak. Matapos na mapatay iyon nitong si Elias, agad din itong umikot at ibinato ang dalawang natitirang mga punyal doon sa apat na mga matatandang aswang na nakatayo doon sa unahan. Iyon ang unang sablay nitong si Elias dahil agad na nakakaiwas pa rin ang mga ito. Sa loob lamang ng tatlong mga minuto, patay na ang lahat ng mga kasamahan ng apat na mga matatandang aswang. Wika nitong si Elias habang naglalakad papalapit doon sa apat na mga kalaban. Sinabi ko na sa inyo, kulang ang bilang ng mga kasamahan ninyo para sa akin. Ngayon, oras na para isunod ko kayong apat. Sa nakita ng mga matatandang aswang sa ginawa nitong si Elias, ngayon nila napatunayan ang mga balibalita tungkol sa bangis ng panday na ito. Sa loob ng dalawang dekada, wala pang nakakatalo kay Elias. Lahat ng mga nagpuntang aswang dito sa kanyang lugar, dito na rin nalilibing at namamatay. Wika pa ng isang aswang. Kakaiba nga ang lakas mo, Elias. Ngayon ko napagtanto kung bakit malaki ang tiwala mo sa iyong sarili. Ngunit hindi kami katulad ng mga napatay mong mga alagad namin ngayon. Ibahin mo ang aming lakas dahil mas malakas kami kumpara sa kanila. Pagkatapos, biglang umindak sa lupa ang dalawang mga matatandang aswang. Kasabay naman doon ang dalawang pang mga matatanda. Agad na umigpaw na din ang mga ito sa ere para atakihin na itong si Elias. Nakakaramdam agad ng pagkahilo itong si Elias dahil sa ginawa ng dalawang mga aswang na orasyon. Napaluhod itong si Elias sa lupa habang umiikot pa rin ang kanyang paningin. Ang inaakala ng mga aswang na naisahan na nila ang panday. Ngunit kaya pala lumuhod itong si Elias para bunutin ang mga nakatarak na mga punyal sa katawan ng mga bangkay. At pagkatapos, bigla itong tumingin doon sa dalawang mga aswang na nasa ere at papalapit na sa kanya. Agad niyang ibinato ang dalawang punyal na iyon. Gulat na gulat pa nga ang mga aswang dahil ang buong akala ng mga ito
na tinamaan pa rin ng usal itong si Elias ang hindi nila alam. Nagbanggit lamang ng tatlong mga banyagang salita itong si Elias na naging dahilan na agaran na nawasak niya ang mga malalakas na mga tigalbo ng mga aswang. Nagawa pa naman na makailag ng dalawang mga aswang na nasa ire. Agad na umikot ang mga ito at pagkatapos nagpakawala na ng mga pagkalmot. Ngunit kung naiwasan ng mga ito ang mga ibinatong mga punyal nitong si Elias, ang ginawang pagtagpas naman ng panday sa kanila ay hindi na. Matapos na maibato nitong si Elias ang dalawang mga punyal, agad na muli itong kumilos at hawak ang matalas na tabak, agad na nagpakawala ito ng mga pagtagpas. Inaasahan na kasi nitong si Elias na maiwasan iyon agad ng dalawang mga matatandang aswang dahil hindi nga ganon kahina ang mga ito na mapapatay lamang niya sa pamamagitan ng pagbato ng mga punyal. Agad na umigpaw na rin itong si Elias sabay ng mga pagpapakawala ng mga pagtagpas. Tinamaan sa kanilang mga ulo at liig ang dalawang mga aswang. Nagsitalsikan agad ang mga dugo galing sa mga malalalim na sugat ng mga ito at pagbagsak ng dalawang mga aswang sa lupa, agaran ng namatay ang mga ito. Ginawa iyon ni Elias sa loob lamang ng 5 segundo. Kaya nang matapos na sa mga ginagawang usal ang 2 pang mga aswang, gulat na gulat ang mga ito nang makita nilang nakabulagta na ang 2 mga kasamahan nilang aswang. At pagkatapos, biglang bumagsak na rin sa kanilang harapan itong si Elias na bitbit ang mahabang tabak na tumutulo pa sa dulo ang mga dugo. Nakangisi ang panday at wika nito sa 2 mga matatandang aswang. Ang inaakala ko na mapapalaban ako sa pangkat ninyo. Ngunit nagkakamali ako sa aking inaakala. Katulad lamang kayo sa mga insektong kayang-kaya kong tirisin ng aking mga kamay. Ngayon, dahil sa ginawa inyong panggagambala sa akin, tulad ng sinabi ko, hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataon na makatakas. Agad naman na napatalon ang mga aswang habang muling nagpakawala ang mga ito ng mga pag-usal. Ngunit sa isang iglap, agad na naabot nitong si Elias ang isang aswang at walang pagdadalawang isip na hawak ang liig nito. Agad na ibinagsak ito sa lupa ng panday. At kasabay naman ng pagbagsak nito sa lupa, itinarak nitong si Elias ang hawak nitong tabak sa liig ng aswang na naging dahilan para agaran itong mapangasab at mamatay. Bumulwak pa nga ang maraming mga dugo galing sa bibig ng aswang habang nagpakawala ito ng mga mahihinang angil. Ang isa pang aswang, tuluyan na itong binalot ng takot. Agad na itong tumakbo papalayo. Natatawa na lamang itong si Elias sa inaasal ng matandang aswang habang mabilis na din na hinahabol ang nag-iisang aswang. Napakabilis nitong si Elias na kahit na mabilis na ang ginawang pagtakbo ng aswang, agad pa rin itong naabutan. Hinablot agad ng panday ang ulo ng aswang at ibinagsak niya ito sa lupa. Kaya agad na napangiwi ang pagmumuka ng aswang dahil sa sakit ng ginawang iyon nitong si Elias. Ngunit hindi na inaalintana pa ng aswang ang sakit na naramdaman. Kailangan niyang kumilos at makagawa ng paraan para makatakas. Ngunit bago pa siya makatayo, tumarak na sa kanyang likod ang tabak na bitbit nitong si Elias. Kita pa nga ng aswang ang dulo ng tabak na tumagos sa kanyang dibdib galing sa kanyang likuran. Isang mahinang pag-angil lamang ang lumabas sa bibig ng aswang at pagkatapos natumba na ito sa lupa at nawala na ng buhay. Nang hugutin na ni Elias ang nakatarak na tabak, nangingisay agad ang aswang sa lupa habang sumirit ang maraming dugo galing sa sugat nito sa katawan. Nanatiling nakatayo muna ng 1 segundo itong si Elias at ninamnam ang sarap ng ihip ng hangin sa gabing iyon. Ngayon, nakakapatay na naman siya ng kawan ng mga aswang. Sa isip niya,
kahit na nanatili lamang siya sa kanyang bukirin, nakakatulong pa rin siya doon sa mga tao. Sa pagpatay niya sa grupo ng mga aswang na ito, nabawasan niya ang bilang ng mga kampo ng kadiliman na maaari pa sanang makapamiktima sa ibang mga tao. Pagkatapos, naglalakad na itong si Elias pabalik doon sa kanyang kubo. Tulad ng dati, gigisingin naman niya itong si Gutor para pagtutulungan ng mga ito na iligpit ang mga bangkay at sunugin. Dinadaanan lamang itong si Elias ang mga nakabulagtang mga aswang na nakakalat doon sa paligid. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, pinagtutulungan na nila ni Gutor at Elias na ilagay doon sa gilid ng kubo ang lahat ng mga napatay niyang mga aswang. Pagkatapos, kumuha ng mga kahoy itong si Elias at pangsindi na rin. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad nang nagliyab ang mga bangkay ng mga aswang. Matapos naman ang mga pangyayaring iyon, normal na nagbalik ang mga ito doon sa loob ng kubo at pagkatapos nagpapahinga na ang mga ito. Kinabukasan, tanong ng tanong itong si Gutor kung saan nang gagaling ang mga aswang na umaatake sa kanila. Sagot na lamang nitong si Elias, "Gutor, napuno ng mga nilalang na kampo ng kadiliman ang ating lugar. Minsan, hindi ko na alam kung saan nang gagaling ang mga ito. Ngunit ang mahalaga, habang dumarami ang kanilang bilang, babawasan ko naman ang mga ito." Sa araw na iyon, nagtataka itong si Elias kung bakit hindi dumating ang kanyang kakilala na galing sa kabilang bayan para kunin sana ang ipinagawa nitong punyal. Ngayong araw kasi ang kanilang usapan, hanggang sa dumating ang hapon, wala talaga. Kaya ang inaakala lamang nitong si Elias, maaaring mayroon lamang itong mahalagang ginagawa. Kaya baka bukas, nandirito na iyon. Isa kasi itong antingero, nagpagawa ito ng punyal sa kanya para gagamitin ang punyal na labanan ang mga kampo ng kadiliman na namimiste doon sa kanilang lugar. Kinabukasan, dumating na lamang ang maghapon, wala pa rin iyon. Kaya nagtataka ng sobra itong si Elias. Nagpasya na ito na siya na ang magdadala ng punyal at para na din mapag-alaman niya kung bakit hindi iyon nakapunta. Sa gabing iyon, agad nang naglalakad ang dalawa sa gitna ng kadiliman. Doon na sa mga kakahuyan, dumaan ang mga ito. Ginamit na din itong si Elias ang kanyang mga karunungan at mga kakayahan para mas mapabilis ang kanilang pag-usad. Halos hindi na sumasayad sa lupa ang kanilang mga paa dahil sa sobrang bilis. Wala pa ngang 10 mga minuto, narating na nila ang bayan ng Marta. Agad na tinuntun ng mga ito ang bahay ni Manong Israel, ang antingerong nagpagawa sa kanya ng punyal. Ngunit nagulat itong si Elias nang makita nila na maraming tao ang bahay ng antingero. Mayroong nakaburo din sa labas ng bahay nito. Kaya mas lalong masama ang pumapasok sa isip nitong si Elias. Agad na lumapit na ito doon sa mga taong nakikilamay. Nang makita ang kapatid ni Manong Israel, agad na lumapit na itong si Elias para makapagtanong sana. Mas lalong kinakabahan kasi ito nang mabasa ang nakasulat na pangalan doon sa nakaburol. Walang iba kundi ang antingirong si Manong Israel. Katanungan ngayon sa kanyang isipan, sino ang pumatay sa kanyang kaibigan na antingiro? Ang mga aswang ba? Ngunit sa pagkakaalam nitong si Elias, hindi ganon kahina itong si Manong Israel para mapatay lamang ng mga aswang. Nang makalapit na itong si Elias doon sa kapatid nitong babae na nasa kabilang misa, agad na nagpakilala itong si Elias. Ayon naman sa ginang, natandaan niya ang pagmumuka nitong si Elias. Agad naman na nagtatanong itong si Elias tungkol kay Manong Israel kung ano ang mga nangyayari sa kanyang kaibigan at kung sino ang may kagagawan. Sagot naman ng ginang, "Elias, alam kong kilala mo ang aking kapatid. Sumunod ka sa akin. Baka makakatulong ka sa nangyayari kay Israel." Sa narinig nitong si Elias, batid niya agad
na may mga nangyayaring kababalaghan sa pagkakamatay nito. Doon sa loob ng bahay, inihayag nitong si Manang Gina ang tungkol sa pagkamatay nitong si Manong Israel. Ayon sa mga nakasaksi, sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pinagtutulungan itong patayin ng mga antingirong galing doon sa kabilang bayan. At nitong mga nakaraang araw, pinagtutulungan at pinagplanuhan palang patayin na itong si Manong Israel ng mga antingirong dating mga kasama nito doon sa kabilang bayan. Ayon pa sa mga nakarating na balita sa kanya, ang pamilya ng mga aswang na nakakalaban ni Israel nitong mga nakaraang mga araw ang siyang responsable sa lahat ng ito. Nagbayad ito ng malaking halaga doon sa mga dating kaibigan nitong si Manong Israel na mga antingero para patayin ang kanyang kapatid. Kaya sa narinig na pamaang itong si Elias at hindi nakapagsalita ng ilang mga segundo, hindi ito makapaniwala na nagawa ng mga dati nitong mga kaibigan at kasamahan na traidorin at patayin dahil lamang sa salapi. Katanungan ngayon sa isipan nitong si Elias, ganito na ba kalala ang mga tao sa bayan kahit na mga kaibigan magagawang ipagkanulo dahil lamang sa salapi? Ayon pa kay Manang Gina, malalakas ang mga antingirong dating kasamahan nitong si Manong Israel. Kaya nga, kinatatakutan na ang grupo ng mga ito sa bayan ng Marta, pati na rin doon sa kabilang bayan dahil sa kanilang bangis sa pagkitil sa mga kampo ng demonyo. Ngunit ngayon, nag-iba agad ang pananaw nitong si Elias sa mga taong ito. Hindi niya mapapalagpas ang mga ganitong klase ng mga antingero para hindi na pamarisan ang mga ito ng mga baguhang mga antingero. Magbigay siya ng leksyon sa mga ito at babala na rin sa mga nagbabalak na gumawa ng kasamaan at gamitin ang mga karunungan at mga tangan sa gawaing masasama. Nagtanong itong si Elias kung sino ang mga makapagturo sa kanya sa kinaroroonan ng mga antingirong ito. May sinabi itong si Manang Gina na pangalan ng isang antingiro na kaibigan din ni Manong Israel at kasama sa gabing nangyayari ang pamamaslang. Hindi siya idinamay ng mga kalaban na antingiro dahil sa pangako nitong hindi siya magsasalita. Ngunit dahil nakonsensya ito sa nangyayari kay Manong Israel, sinabi nito kay Manang Gina ang lahat-lahat na nalalaman. Ngunit palihim nga lamang dahil sa takot pa rin na baka madamay sa mga pangyayaring iyon. Baka siya pa ang isunod ng grupo nitong si Magno, ang namumuno sa mga antingiro doon sa kabilang bayan na siyang dahilan sa pagkamatay nitong si Manong Israel. Nangangako itong si Elias na bibigyan niya ng kasagutan at katarungan ang kamatayan ni Manong Israel. Nakiusap din muna ito na kung maaari, doon na muna ito manuluyan sa bahay nila ni Manang Gina. At inihabili na din muna niya itong sigutor doon sa ginang. Dahil din sa pag-asam nitong si Manang Gina na makamtan nila ang katarungan, agad itong pumayag sa sinabi ni Elias. Sa gabing iyon, marami pang mga bagay na napag-usapan ang mga ito tungkol sa pagkamatay ni Manong Israel at tungkol doon sa mga antingirong pumatay sa matanda, pati na sa pamilya ng mga aswang na nagbabayad doon sa mga antingero ng malaking halaga. Napag-alaman itong si Elias na kaya pala nakayanan ng pamilya ng mga aswang na makapagbayad ng ganong kalaking halaga dahil hindi naman pala normal na mga mamamayan ang mga ito. Mayaman pala ang mga aswang na mayroong napakalawak na tubuhan. Mayaman ang pamilya ng mga aswang na ito, kaya nagawang paikutin ang mga isipan ng mga antingero. Doon na nagpapalipas ng gabi sina Elias at Gutor sa bahay nila ni Manang Gina. Tumulong na din ang mga ito sa paghanda para sa mga bisita ng mga ito sa lamay. Nag-abot din ng kaunting tulong itong si Elias doon sa ginang. Samantalang ang punyal na ginawa nito, ibinigay ito ni Elias kay Manong David, ang asawa ni Manang Gina. Ayaw sana itong tanggapin ng matanda. Ngunit nagpumilit itong si Elias. Magagamit din nila iyon sa mga mahalagang bagay kung kakailanganin. Kinabukasan,
agad na nagpunta itong si Elias sa bahay ng sinasabing kaibigan nitong si Manong Israel at saksi sa lahat ng mga kaganapan na pamamaslang. Kasama nitong si Elias si Manong David para ituro ang tirahan nito. Makalipas ang ilang mga minuto, tanaw na nila ang bahay nitong si Roman na nakatayo sa gitna ng palayan. Kasalukuyang tinatahak na ng mga ito ang gilid ng palayan papunta doon sa kubo. Pagdating ng mga ito, naabutan nila ang ina at kapatid nitong si Roman. Wika ng mga ito, nandoon sa likuran ng bahay itong si Roman at nagpapakain sa kanilang mga alagang baboy. Walang inaksayang sandali na ang dalawa, agad na umikot ang mga ito sa likuran at agad na lumapit doon sa kinaroroonan nitong si Roman na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat nang makita sila Manong David. Agad na panimula nitong si Manong David kay Roman. "Roman, malaga ang aming pakay sa pagpunta dito sa inyo para ito sa katarungan ng kamatayan ng kapatid ng aking asawa." Ngunit sinabad agad sila nitong si Roman at wika nito sa kanila. "Tulad ng sinabi ko, Manong David, hanggang doon na lamang ang magagawa kong tulong. Wala akong lakas para labanan ang mga antingerong pumatay kay Israel. Natatakot din ako para sa buhay ng aking mga magulang at mga kapatid. Baka kami pa ang pag-initan ng grupo nila ni Magno. At maaaring sa ginawa ninyong pagpunta sa aming tirahan ngayon, alam na ng mga ito. Dahil marami silang paraan para makagawa ng pag-espiya." Sumagot na itong si Elias kay Roman. Wika nito. "Kung nagduwag ka, Roman, at hindi mo kaya, ako, kaya kong harapin ang mga kriminal na mga anting ngirong iyan. Nais ko lamang na ituro mo ang kanilang mga pagkakilanlan. Hindi na kailangan na sumali ka pa sa labanan. Ituro mo lamang sa akin ang mga ito at pati na rin ang pamilya ng mga aswang na sinabi mong nag-uutos sa mga anting ngiro." Napatigil itong si Roman at napatitig ito kay Elias. Sa mga pagkakataon na iyon, naramdaman na rin nitong si Roman ang kakaibang lakas ng presensya nitong si Elias. Alam niyang hindi ito nagbibiro sa sinasabi nito. Ngunit gayon paman, mas nangingibabaw pa rin ang kanyang mga naramdamang pagkatakot at pagkabahala. Kilala niya ang grupo nitong si Magno dahil dating mga kasamahan nila ni Israel ang mga ito. Napaisip ng ilang mga minuto itong si Roman kung hindi naman siya kasali sa gagawin itong si Elias at ituturo lamang niya ang kinaroroonan ng mga ito. Mukhang kaya niya ang mga bagay na iyon. Ilang sandali pa, nakapagpasya na itong si Roman. Ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya sa nangyayari kay Israel. Kaya walang nagagawa sina Elias. Ang iniisip ngayon nitong si Elias, gagawa na lamang siya ng paraan at sariling diskarte para malaman ang kinaroroonan ng mga kalaban. Gagawa din siya ng mga ritual para subukan na hanapin ang kinaroroonan ng mga anting ngero at mga aswang. Doon sa bahay nila ni Manang Gina, agad na gumawa ng mga usal at ritual itong si Elias para subukan na hanapin ang mga anting ngero sa pamamagitan ng paghingi ng tulong itong si Elias sa kanyang mga kaibigan ng mga engkanto. Ngunit lumipas ang mga oras, wala pa rin siyang nakikitang palatandaan tungkol sa kinaroroonan ng mga kalaban. Sa tingin itong si Elias, malakas ang puder, bakod at harang ng mga ito. Kaya hindi kaya ng kanyang mga kaibigang engkanto na mahanap ang kanilang kinaroroonan. Sa gabing iyon, nagpasya muna itong si Elias na pag-isipan bukas ang mga dapat niyang gagawin. Susubukan na niyang puntahan ang kabilang bayan para makapagtanong-tanong sa isip niya. Uunahin niya ang mga antingero bago isunod ang pamilya nitong si Don Tiburcio, ang pamilya ng mga aswang na utak ng lahat. Nagpapatuloy naman ang lamay kay Manong Israel. Sa makalawa pa ang tukang paglibing nito. Hinihintay pa kasi ng mga ito
ang isa pa nilang kapatid na galing naman doon sa kabilang isla. Ngunit sa kalaliman ng lamay, biglang nakakaramdam ng presensya ng kadiliman itong si Elias. Kaya nagpasya na itong lumabas ng bahay para mahagilap ang pinanggagalingan ng kanyang mga nararamdaman. Doon sa labas, abala ang mga nakikilamay sa paglalaro ng braha at ang iba sa kanila nagkakapi doon sa kabilang mga misa. Batid nitong si Elias na wala sa mga nakikilamay ang kanyang mga nararamdamang presensya galing sa kadiliman. Kaya nagpasama itong si Elias kay Gutor sa pagpunta doon sa likod ng bahay nila ni Manang Gina. Madilim na ang likurang bahagi ng bahay dahil sagingan na ang mga iyon at mga damuhan. Doon, nararamdaman na mas malakas nitong si Elias ang presensya ng kadiliman. Tahimik lamang ang dalawa doon sa likod ng bahay. Itong si Elias nagsisimulang mag-usal na ito ng mga orasyon. Matapos ang kanyang ginawa, agad na dahan-dahan nang naglalakad ang mga ito papunta pa doon sa unahan. Wika nitong si Gutor. Tiyo Elias, mukhang hindi lamang isa ang mga aswang na nasa paligid. Napatitig itong si Elias kay Gutor. Ngayon, naiisip nitong si Elias na sa ilang buwan na pagtuturo niya sa kanyang pamangkin, unti-unting natututo na rin ito. Sinadya talaga nitong si Elias na dalhin at isama ang kanyang pamangkin sa mga lakad niya tungkol sa mga aswang para mas matuto pa ito at masanay. Ngunit kapag ang lakad niya tungkol sa mga antingero, barangan o albularyo, hindi maaring dalhin itong si Gutor. Nangangamba itong si Elias na baka mapahamak pa ang kanyang pamangkin. Di hamak kasi na mas malalakas ang mga antingero kumpara sa mga aswang sa halos lahat na aspitong labanan at kumbate. Ilang sandali lamang napatigil sa paglalakad itong si Elias nang makita ang dalawang anino doon sa gilid ng mga sagingan. Kitang-kita nila ang mga anino, ngunit hindi nila mabanaag ang pagmumuka ng mga ito dahil natatakpan ito ng lilim ng sagingan kahit na natatamaan pa ang mga ito ng liwanag ng sinag ng buwan. Ramdam ni Elias ang pwersa ng mga ito galing sa mga aswang. Kaya wika nitong si Elias. Mukhang naliligaw yata kayo ngayon. O sadyang gusto niyong dito talaga gagalang? Ano naman ang pakay ninyo dito sa lugar? Ang maghanap ng mabibiktima? O tingnan ang kalagayan sa pagkakaburol ni Israel? Sagot naman ng aswang na dahan-dahan na din na naglalakad at nagpapakita na sa kanilang tunay na hitsura. At sino ka naman na narito? Kaano-ano ka kaya ni Israel? Ikaw ang tatanungin ko. Ano ang ipinunta mo sa lugar na ito? Simple lamang ang binabala ko sa aking pagpunta sa lugar na ito, demonyo. Nandito ako para hanapin ang mga pumatay kay Israel. Kahit na sino pa ang mga ito at kung gaano pa sila karami, papatayin ko silang lahat. Ang tapang mo naman, kaibigan. Baka ikaw ang isusunod na paglalamayan. Napangisi na lamang itong si Elias sa kanyang narinig at uwi ka nito kay Gutor. Gutor, dito ka lamang at anuman ang mga mangyayari, huwag na huwag kang umalis sa iyong kinatatayuan. Tuturuan ko lamang ang mga demonyong ito ng tamang pag-aasal. Matapos lamang ang sinasabing iyon nitong si Elias, agad na itong umaatake doon sa dalawang mga aswang. Walang armas na dala si Elias sa mga pagkakataon na ito. Ngunit natitiyak niyang kaya niya ang mga aswang gamit lamang ang kanyang mga kamay at mga paa. Agad na nagpakawala ng sapak itong si Elias. Puntirya ang kausap niyang aswang. Ngunit sa bilis ng kilos na iyon ni Elias, nagawa pa rin ng aswang na maiwasan iyon. Kaya naisip agad nitong si Elias na hindi mga ordinaryong aswang ang mga ito. Maaaring nagtatangan din ang mga aswang na ito ng mga mutya.
mabilis din ang aswang na mas mabilis pa sa mga pangkaraniwan na mga aswang. Muling umatake itong si Elias. Ngunit humarang na ang isang aswang at nagpakawala ito ng mga pagkalmot. Kaya agad na umikot sa ere itong si Elias. Umikot at nagpakawala ng mga pagsiko. Sa pangyayaring iyon, hindi na nakakailag ang isang aswang at tuluyan na itong tinamaan sa ulo. Sa lakas ng pagkasikong iyon nitong si Elias, narinig pa nga niya ang paglagutok ng ulo nito. Agaran na natumba ang aswang at bumulagta sa lupa. Mabilis na nagpakawala pa ng mga suntok itong si Elias doon sa nakabulagtang aswang bago pa siya tuluyan na bumagsak sa lupa. Ngunit nagawa ng aswang na makaigpaw papalayo. Samantalang ang isang aswang naman agad na umatake ito galing sa kanyang likuran. Kamuntikan pang mahagip itong si Elias. Ngunit maagap naman itong umikot at sinalubong niya ang panga ng aswang ng isang napakalakas na sapak. Dahil magkasalungat ang kanilang lakas, nagawa ni Elias na mapabagsak ang aswang ng ganon kadali. Agad na nangangarag ang katawan ng aswang at kamuntikan pa itong mawalan agad ng malay. Ang ginawa naman ng isa pang aswang, agad na tumakbo ito at tumalon papunta sa batang si Gutor. Ngunit ang pamangkin nitong si Elias, nakahanda pala ito sa lahat ng mga oras. Bago pa siya maatake ng aswang, agad na itong nagpakawala ng sipa na tumama naman sa mukha ng aswang. Napakabilis ang kilos na iyon nitong si Gutor at napakalakas na naging dahilan para mapasubsob ang isang aswang sa lupa at agad na mimilipit ito sa sakit. Napalingon pa nga itong si Elias sa kinaroroonan nitong si Gutor at napamaang ang kanyang bibig sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na bukod sa natututo na din ang bata, kaya na pala nitong gamitin ang mga kakayahan na iyon. Agad naman na muling nagpakawala ng sapak itong si Elias na naging dahilan para muling mangangarag ang katawan ng aswang na karap niya. Pagkatapos, wika nitong si Elias. Tulad ng sinabi ko, nandirito ako sa lugar na ito para ipaghiganti ang nangyayari kay Manong Israel. Kapag may mga kinalaman kayo sa kanyang pagkamatay, magtatago na kayo sa kasuluk-sulukan ng mundo dahil uubusin ko ang angkan ninyo. Kahit na sobrang nasaktan ang mga aswang, pilit pa rin na bumangon ang mga ito. Pagkatapos, inalalayan ang isang nakabulagtang kasama at mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito. Mabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa gitna ng kadiliman. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na naglaho ang mga ito. Agad naman na lumapit itong si Elias kay Gutor na nakangiti pa. Ganyan nga Gutor, magaling ang ginawa mo doon sa aswang. Mukhang natutunan mo na talaga lahat ng itinuro ko sa iyo. Ngunit sa ngayon, wala na ang mga aswang. Bumalik na tayo doon sa harapang bahagi ng bahay nila. Napangiti na lamang din itong si Gutor. Pati kasi siya, hindi makapaniwala na tinamaan niya agad ng ganon kadali ang aswang na iyon. Kinabukasan, naghanda na itong si Elias para gagawin na ang kanyang binabalak. Pupuntahan na niya ang kabilang bayan para doon magsisimulang mag-iimbestiga. Ngunit hindi nila inaasahan ang naging bisita ng mga ito sa umagang iyon. Maagang maaga itong si Roman na nagpunta sa bahay nila ni Manang Gina. At ang mas ikinagulat pa nila dahil nagdesisyon na itong tumulong kay Elias. Ayon itong si Roman, hindi siya pinatulog ni Manong Israel na parang siya ang sinisisi sa lahat. Kaya nakapagpasya itong si Roman na tumulong na kay Elias kahit sa anong paraan. Papayag na din itong tulungan itong si Elias sa pakikipaglaban kung kinakailangan. Kagabi kasi, laging laman sa kanyang panaginip itong si Manong Israel na parang ipinaalala sa kanya na sa mga pagkakataon na nangangailangan ito ng tulong, wala siyang ginawa dahil nga sa malaking takot sa grupo nila ni Magno. Ngunit ngayon,
Parang mayroong lakas ang sumanib sa katawan nitong si Roman at nakapagpasya na itong makipagtulungan. Natutuwa naman itong si Manang Gina at Manong David sa sinasabi nitong si Roman. Napapangisi naman itong si Elias. Ngayon, hindi na siya mahihirapan pa na hanapin ang mga antingerong kriminal na pinamumunuan nitong si Magno. Sagot naman nitong si Elias kay Roman. Maraming salamat, Roman, at napagtanto mong tumulong. Kailangan natin na umalis na ngayon din. Ikaw na ang bahala para ituro ang mga kinaroroonan ng mga iyon. Ayon nitong si Roman, ang kuta ulungga nila ni Magno. Nasa merkado ang mga ito naglalagi. Merkado doon sa kabilang bayan. Kapag walang mga misyon ang mga ito o mga nakatukang mga gagawin, doon maglalagi ang kanilang grupo. At ayon pa nitong si Roman, huling pagsasama nila sa grupo nitong si Magno, nasa 8 na ang bilang ng kanilang membro. Maliban sa kanilang dalawa ni Manong Israel. Ngunit dapat na hindi lamang iyon ang kanilang iisipin. Dahil sa 6 na buwan ang mga nakalipas, simula nang tumiwalag na sila sa grupo nito, may mga kinuha pa itong mga bagong membro. Kaya sa tingin nitong si Roman, bukod sa malalakas ang mga ito, mas dumarami pa ngayon ang kanilang bilang. Kasalukuyang sakay ngayon ang dalawa sa tricycle na pagmamay-ari nitong si Manong David. Makalipas ang ilang mga sandaling biyahe ng mga ito, agad na nilang narating ang sinasabing merkado nitong si Roman. Malawak ang lugar na iyon at maraming mga gumagalang tao doon sa mga oras na iyon. Agad na itinabi ng mga ito ang kanilang sinasakyan at pagkatapos agad na nagpunta ang mga ito sa dulo ng merkadong iyon. At habang papalapit sila doon sa lugar, unti-unting kumukunti na din ang mga taong nakikita nila. Hanggang sa tumigil na ang mga ito doon sa mga nakahilirang tindahan, itinuro na nitong si Roman ang kinaroroonan ng kuta ng mga antingero. Ang itinurong lugar nitong si Roman, nakita nitong si Elias na mayroong isang lumang bahay ang nandoon na nasa dulo ng lugar na iyon. Wala nang iba pang mga nakikita silang kabahayan o gusali man lamang malapit doon. Wika agad nitong si Elias kay Roman. Ako na ang bahala sa mga ito, Roman. At sa muli, maraming salamat. Ang gagawin mo na lamang, ihanda mo ang ating sasakyan. Umantabay ka lamang dito sa gilid ng mga nakahilirang tindahan at magmamasid. Hintayin mo akong makabalik. Talasan mo rin ang iyong mga mata. Matapos na makapag-usap ang mga ito, mabilis nang naglalakad itong si Elias papunta doon sa lumang bahay. Ngunit doon na ito dumaan sa kabilang kalye para hindi agad siya masisipat ng mga antingero. Nakapag-usal na din at nakapagkarga ng mga malalakas na pambakod itong si Elias. Nakahanda na din ang lahat ng kanyang mga kagamitan. Dala niya ngayon ang isang punyal na gawa sa tinik ng isdang kataw ang patalim nito. At sa bulalakaw naman gawa ang puluhan. Ito talaga ang dala nitong si Elias. Dahil kakaiba ang talas ng talim nito na kahit nadaplis lamang ang pagkakatama, mararamdaman ng kalaban ang sobrang sakit. Mayroong nakapaloob din sa patalim ng kanyang punyal na mga mababagsik na lason. Kaya sigurado itong si Elias na mapupuruhan niya agad ang bawat matatamaan. Bukod din kasi sa mga lason ng patalim ng kanyang punyal, mas magiging epektibo ang kanyang armas na dala kapag ang kanyang makakalaban ay may tanga na mga kakayahan at aral sa kaliwa. Mas mabisa itong gamitin at mas makapagbigay ng pinsala. Ilang sandali lamang, mabibilis na ang mga hakbang nitong si Elias. Nang marating niya ang gilid ng pader, agad na siyang umakyat nito at pagkatapos mabilis nang tumalon papunta doon sa kabila. Kitang-kita na niya ang lumang bahay at mayroong nakikita agad na 4 na kalalakihan itong si Elias na sa mga pagkakataon na iyon. Agad niyang naramdaman ang mga karga ng mga ito. Agad na nagpakawala ng mga usal itong si Elias para mapag-alaman niya
kung mayroon pa bang ibang mga kasamahan ang apat doon sa loob ng lumang bahay. Ngunit nang matapos ang mga ginagawang usal nitong si Elias, nagtataka ito. Dahil bukod sa apat na mga kalalakihan na nasa balkonahin ng bahay na iyon, wala na siyang nararamdaman pang iba. Kaya naisip nitong si Elias na maaaring wala at umalis ang iba pang mga kasamahan ng mga anting ngirong ito. Tuloy-tuloy lamang sa paglalakad itong si Elias papalapit doon sa bahay na walang pakundangan at walang pag-alala na makikita ng mga kalalakihan. At ilang sandali nga, agad na nakarinig ng sigaw itong si Elias, pinapaalis na siya noong mga kalalakihan na nasa balkonahin ng bahay. At ang apat na mga anting ngero agad na nagtalunan pababa ang mga ito galing doon sa balkonahe. Marahil sobrang nagtataka ang mga ito kung bakit may isang tao ang mabilis na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroonan. Mayroon kasing nakapalibot na bakod sa lumang bahay na iyon, kaya wala talagang maaring pumasok doon maliban lamang sa kanilang grupo. Sigaw ng sigaw ang mga ito. Ngunit parang walang narinig itong si Elias na nagpapatuloy lamang sa paglalakad hanggang sa tuluyan na itong makalapit doon sa bakuran ng lumang bahay. Ngunit nasa harapan na ni Elias ang apat na mga antingero at agad na wika ng isa sa mga ito na mabanaag mo agad ang galit sa mga titig pa lamang. Nakita din itong si Elias na nakahawak na ang mga ito sa kanilang mga patalim. Ngunit lihim na napapangiti itong si Elias. Hindi kasi ganun kalakas ang kanyang nararamdaman galing sa apat na ito. Sa tingin niya, kayang-kaya niyang patumbahin agad ang mga anting ngirong ito. Ano ang kailangan mo sa amin, kaibigan? Mukhang naliligaw kay yata. Agad na sagot naman itong si Elias sa mga ito. Hinahanap ko lamang, mga kaibigan, ang mayroong pangalan na Magno. Mayroon akong mahalagang sasabihin sa kanya. Mariin naman na nakatitig kay Elias ang apat na mga anting ngero. Hindi kasi nila kilala itong si Elias at ngayon pa nila nakikita ang pagmumuka nito sa kanilang lugar. Sagot naman ng isang medyo may katandaan sa apat na mga kalalakihan habang humahakbang ng papalapit sa kanya. Ngunit mapapansin mo agad na sobrang nag-iingat na din ito at nakahanda na ang hawak nitong patalim. Isang mapangahas ang ginawa mong pagpasok sa bakuran ng aming tirahan, kaibigan. Huwag kang magkakamali ng sagot dahil hindi kami magdadalawang isip na patayin ka ngayon. Hindi ko sasagutin ang tanong mo dahil wala ka sa posisyon para magtanong. Ano ang kailangan mo dito? Bakit basta pumasok ka na lamang na walang pahintulot at paalam? Muling sagot naman nitong si Elias na nakipagtitigan na doon sa mga anting ngero. Tulad ng sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, hinahanap ko ang mayroong pangalan ng Magno dahil nais ko siyang pagbabayarin sa kanyang mga kasalanan. Nais kong makausap siya at matanong kung bakit niya pinatay si Manong Israel. Sa narinig ng mga kalalakihan, maluluwang agad ang mga ngiti ng kanilang mga bibig at wika ng isa. Ah, maghihiganti ka ba? O binayaran ka lamang para tugisin ang mga pumatay kay Israel? Alam mo, kaibigan, masyadong malaki ang tiwala mo sa iyong sarili. Ano naman ang magagawa mo laban sa aming apat? Sasagutin ko ang katanungan mo. Wala dito si Pinunong Magno dahil mayroong inaayos itong mahalagang bagay. At saka, hindi naman si Pinunong Magno ang pumatay kay Israel, kundi kami dahil sa utos na din ni Magno. Ilang segundong natahimik itong si Elias pagkatapos muling wika nito. Mas maganda nga kung ganun. Oh, ipaghiganti ko ang naging kamatayan ni Manong Israel. Kung ganun, kayo ang uunahin ko bago ko isunod ang pamilya ng mga aswang na nagbayad sa inyo.
Sa sinabi nitong si Elias, biglang nawala ang ngiti ng apat na mga antingero. Napatitig ang mga ito kay Elias at nagtataka. Katanungan ngayon sa kanilang isipan kung bakit alam ng kanilang kaharap ngayon ang buong katotohanan. Bulong agad ng isang antingero sa mga kasamahan. Delikado ang isang ito. Mukhang marami itong alam sa ating grupo at sa tungkol nila ni Don Tiburcio. Kailangan natin na iligpit agad ang isang ito. Kaya wala nang pagdalawang isip ang apat na mga antingero. Agad na nilang inihanda at inialsa ng tuluyan ang kanilang mga armas. Pagkatapos, pumalibot agad ang mga ito kay Elias. Naiisip din ng mga antingero na kailangan pa rin nilang mag-iingat dahil ramdam din nila na may tanga na lakas ang bisita nila ngayon. Hindi ito maglakas loob na papasok na nag-iisa kung kulang ang mga kargada nitong dala. Bit-bit na din itong si Elias ang kanyang kakaibang punyal at muling wika nito sa mga antingero. Alam niyo mga kaibigan, matagal na din ang panahon na wala akong nakakalaban na tulad ninyo. Nakakasawa na din ang pagpatay sa mga aswang. At ngayon, mukhang kayo na naman ang aking kikitilan. Sayang lamang ang mga tanga ninyo at mga karunungan na ginagamit ninyo sa kasamaan. Imbis na gamitin ninyo ang mga bagay na iyan sa pagtulong sa mga tao, ginawa pa ninyo itong kasangkapan para pumatay. Sagot naman nung isang antingero na agad nang umaatake kay Elias. Dami mo namang satsat. Napakaingay mo. Patatahimikin agad kita ngayon. At pagkatapos agad itong nagpakawala ng mga pagwasiwas gamit ang bit-bit nitong punyal. Agad naman na sumunod ang iba pang kasamahan nito. Mabilis naman na yumuko itong si Elias at gumanti ng pag-ulos sa hawak niyang punyal. Tinamaan niya agad ang isa sa tiyan. Kaya agad itong napalhod at sapo ang duguan na tiyan. Ramdam din agad ng antingero ang kakaibang sakit at hapdi sa kanyang natamong sugat. Kakaiba ang kirot na dulot nito sa kanyang katawan. Gulat na gulat ang tatlong mga antingero. Sa isang pag-atake pa lamang, agad nang tinamaan ang kanilang kasama. Muling umatake ang mga ito. Ngunit kahit na tatlo pang sabay-sabay na umatake ang mga antingero, hirap pa rin silang mapapatamaan itong si Elias. Nang sumablay ang ginawang pag-atake nung isa, nahawakan ni Elias ang isang braso nito. Hindi na iyon, hinayaan pa nitong si Elias na makalayo sa kanya. Agad niyang iniuntog ang kanyang ulo sa mukha ng kalaban na naging dahilan para agad itong mapaigik at duguan agad ang mukha nito. Ngunit kahit na nasaktan ang antingero, nagpakawala agad ito ng mga pag-atake sabay ng mga pagbabanggit ng mga usal. Ngunit naiwasan iyon ni Elias na walang kahirap-hirap. Hindi din niya binitiwan ang isang kamay nito. Pagkatapos wika nitong si Elias habang nagpakawala ng mga pagsaksak. Ha 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 ha! Hindi uubra ang mga usal mo sa akin, bata. Hindi ako ordinaryong agimatiro. Ibahin mo ako sa iba. Ilang sa ako pa nang bigas ang kakainin mo para maabot mo ang aking antas. Tuluyan ang tinamaan ito ni Elias ng pagsaksak sa dibdib. Kaya agad itong napangasab at napabuga ng maraming mga dugo. Makailang beses na inundayan pa ito ni Elias ng mga pagsaksak. Pagkatapos, itinulak niya ang katawan nito papunta doon sa dalawang kasamahan nitong galit na umaatake na din sa kanya. Dalawa na lamang ang natira. Tiyak nitong si Elias na mapapatay agad ang kanyang tinamaan sa may bandang dibdib. Ngunit nakita niya ang isang may tama sa tiyan na nagpumilit pa rin itong tumayo. Humanda na si Elias. Papalapit na sa kanya ang dalawa pang antingero. At nang tuluyan nang makalapit ang mga ito at magpakawala ng mga pag-atake, mabilis naman na isinangga niya ang isang kamay. At pagkatapos, hinawakan ang braso nung isa. Agad na nagbabanggit ng mga banyagang salita itong si Elias. At pagkatapos, napangiti na ito. Tama nga si Elias sa kanyang hinala.
hindi ganun kalakasan ang tanga ng mga ito kung ikumpara sa kanya. Panandali ang namamanhid ang buong katawan ng dalawa na naging dahilan para maundayan niya ng mga pagsaksak ang liig ng isa sa mga ito na naging dahilan para matuhog ito sa may liig at sumirit agad ang maraming mga dugo. Pagbagsak nito sa lupa, nangingisay pa ito ng ilang mga segundo bago tuluyan na binawian ng buhay. Matapos na mapatay niya ang isa, dinaluhong na din itong si Elias ang isa pang kalaban para tuluyan ng patayin ang lahat ng mga ito. Sunod-sunod na ang ginawa nitong si Elias ng mga pag-atake, kaya wala nang nagawa ang isang antingero. Hindi na nito nailagan pa ang mga pag-atake nitong si Elias. Napaluhod na ito sa lupa at napasuka na ng dugo at sapo na naman ang sugatan nitong tiyan. Pagkatapos, wika nitong si Elias. Ikaw ang bibigyan ko ng regalo, kaibigan. Dahil bubuhayin kita sa mga pagkakataon na ito. Ngunit tandaan mo, sa sunod natin ang pagkikita, gigilitan na kita sa liig. Bubuhayin kita ngayon para maiabot mo kay Magno ang aking pakay sa kanya. Sabihin mo sa pinuno ninyo na mag-iingat siya sa lahat ng oras dahil para akong anino na bubuntot sa kanya para pugutan ko ng ulo ang pinuno ninyo. Kulang pa ang kamatayan ninyo para sa mga nagawang kasalanan ng inyong grupo. Pagkatapos, agad na inundayan nitong si Elias ng saksak ang isang antingero na tinamaan niya kanina sa may tiyan. Sunod-sunod ang ginawa ni Elias, kaya agaran na itong namatay, habang ang huling kalaban na sa mga pagkakataon na iyon nakaluhod na sa lupa, hinayaan na ito ni Elias na mabuhay. May mga nakikitang mga tao na kasi itong si Elias na nagtatakbuhan papunta sa bahay na iyon. Maaring nakikita siguro ng mga ito ang buong kaganapan, kaya maaring makikiusyoso ang mga ito at tumawag ng mga pulis. Kaya mabilis nang tumalon itong si Elias doon sa pader palabas. Pagkatapos, tumakbo agad ito papunta doon sa kinaroroonan nitong si Roman na sa mga pagkakataon na iyon nakahintay na sa kanya doon sa gilid ng isang gusali. Nagkagulo na agad ang mga tao doon. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na nakakasalubong na nila itong si Elias. Agad kasi na nagsuot ng mahabang manggas itong si Elias at itinago ang kanyang kamay na duguan, pati na rin ang kanyang punyal. At pagkatapos, walang anumang umalis na ang mga ito doon sa lugar. Mabilis na pinaharurot nitong si Roman ang sinasakyan ng mga ito. Ngunit walang balak na bumalik ang mga ito doon sa kabilang bayan. Ang pupuntahan nila ngayon ay ang bahay ng kaibigan nila ni Roman at Israel na nasa kabilang barangay lamang. Ilang kilometro lamang ang layo galing doon sa merkado. Makalipas ang ilang mga minuto, binaybay na ng sinasakyan nila ni Elias ang tulay patawid doon sa kabilang bahagi ng lugar. May mga nakikitang bahay sina Elias doon sa gilid ng sapa at ayon kay Roman, mga kaibigan at kakilala nila, halos na mga taong naninirahan doon sa lugar na ito. Kaya ligtas sila kung sakaling sundan sila ng mga pulis. Pagdating nga ng dalawa doon, agad na tuwang-tuwa ang mga kaibigan nila. Agad na itinago sina Elias at Roman doon sa panghuling bahay na nasa unahan nang mapag-alaman ng mga ito na may napatay sila. Habang doon sa lumang bahay, nagkagulo agad ang mga taong nandoon. Dumating na din ang mga pulis at hindi makapaniwala ang mga ito na napatay nang hindi pa nakikilalang salarin ang mga antingerong ito. Kilala kasi ang grupo nitong si Magno na walang kinatatakutan. Ang grupo pa nga ng mga ito ang kinatatakutan sa bayan na iyon. Kaya ang karamihan sa mga tao natutuwa sa mga pangyayaring iyon. Kaya ang mga taong nakakita, maliban sa mga nahuling dumating, nang tanungin ang mga ito ng mga pulis kung nakita ba ng mga ito ang salarin, nagsisinungaling ang mga ito. Hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto, dumating na din doon ang grupo nitong si Magno. Agad na bumalik ang mga ito sa kanilang kuta nang mabalitaan ang mga nangyayari. Galit na galit ito at
nagwawala habang dinala nila sa ospital ang kaisa-isang nabuhay doon sa apat na mga antingero. Wika nitong si Magno. Danilo, nakikilala mo ba ang pagmumuka ng sumalakay sa inyo? Hindi matatapos ang araw na ito na hindi ko maipagiganti ang ginawa ng demonyong iyon sa inyo. Sinabi naman ng antingero ang lahat na ibinilin sa kanya nitong si Elias, kaya mas lalong nagpuputok sa butsi itong si Magno. Ngayon, alam na niya ang dahilan kung ano ang motibo ng mga pag-atake sa kanyang mga kasamahan. Paghiganti ang pakay nito sa kanila dahil sa kanilang ginawang pagpatay doon sa kanilang kasamang antingero na si Israel. Ngunit ang katanungan ngayon sa kanilang isipan, sino ang gumawa nito? Ayon kasi kay Danilo na hindi niya kilala ang umaatake sa kanila. Malaki at matangkad, iyon lamang ang inilarawan nitong si Danilo sa pagkakilanlan sa hitsura nitong si Elias at ang pangalan nitong Elias. Ngunit plano nitong si Magno na matapos na maihatid nila itong si Danilo doon sa ospital, gagalugarin na nila ang buong bayan para hanapin ang taong may pangalan na Elias. Makalipas ang ilang mga minuto, nang makarating na ang mga ito doon sa ospital, agad na pinulong itong si Magno ang mga natitirang mga kasamahang antingero. Anim ang mga natitirang kasamahan niya, tatlo sa mga ito ay mga bago, ngunit sanay na sa mga bakbakan. Galit na galit itong si Magno dahil sa nangyayari sa kanyang mga kasamahan. Una nilang plano, hahanapin nila ngayon ang mga taong maaaring saksi sa mga pangyayaring iyon. Ngunit kapag wala silang mapala, doon na didiritso ang mga ito doon sa kabilang bayan para puntahan ang bahay na tinitirhan dati nitong si Israel, ang bahay ng kapatid nitong si Manang Gina. Sigurado ang mga ito na alam ng mga ito kung sino ang kumakalaban sa kanila ngayon na isang antingero. Samantalang doon sa kinaroroonan nila ni Elias, sa mga pagkakataon na ito, agad na nagpasya itong si Elias na muling bumalik doon sa lugar ng merkado. Naiisip kasi nito na baka magdesisyon ang grupo nitong si Magno na maghiganti ang mga ito sa pamilya ni Manang Gina kapag hindi siya nakita ng mga ito. Wika nitong si Elias kay Roman. Kailangan natin hanapin ang natitirang membro ng mga antingero, Roman. Nangangamba akong baka ang pamilya ni Manang Gina ang paghigantihan ng mga ito. Agad din na naisip iyon itong si Roman, kaya sumang-ayon din agad ito sa sinasabing iyon itong si Elias. Nang mapagtanto nilang walang mga pulis ang nakakasunod sa kanilang pinagtataguan, mabilis nang pinatakbo ng mga ito ang kanilang sasakyan pabalik doon sa merkado. Maaga pa lamang ang gabing iyon at agad na nagtungo si na Elias doon sa merkadong kinaroroonan kanina ng labanan para manmanan doon ang lugar at makapagtanong-tanong tungkol sa grupo nila ni Magno. Pagdating ng mga ito, agad na naglalakad na ang dalawa at nagtanong-tanong sa ilan sa mga naroroon. May mga nagsasabing umalis ang grupo nitong si Magno. May mga nagsasabing dinala din doon sa ospital ang sugatan nitong kasamahan. Ngunit nang makarating na ang mga ito doon sa mga nakahilirang mga tindahan at nagtatanong na sana itong si Elias, biglang pumarada sa kanilang tapat ang dalawang mga sasakyan. Agad na bumaba ang mga ito at lumapit doon sa isang tindahan na katabi sa tindahan na napagtanungan nila ni Elias. At gulat na gulat itong si Roman dahil kilalang kilala niya ang mga ito. Agad na nakikilala nitong si Roman itong si Magno at ang mga dating kasamahan nito. At huli na para makapagtago itong si Roman dahil napalingon na din sa kanya ang kanyang mga dating mga kasamahan. At agad na nakikilala itong si Roman. Agad na bulong nitong si Roman kay Elias. Elias, naluko na. Iyan na ang grupo ni Magno. Si Magno ang nakasuot ng sombrerong kulay itim. Kaya agad na napalingon itong si Elias doon sa kinaroroonan ng grupo nitong si Magno. Samantalang ang mga dating kakilala ni Roman at mga kasamahan, mabilis nang naglalakad ang mga ito papunta doon sa kanilang kinaroroonan.
kasama na din ng mga ito ang kanilang pinuno na si Magno. Agad nang nagpalingon-lingon itong si Elias sa buong paligid at kinalkula ang sitwasyon. Batid niyang anumang oras, maaaring makikilala na ang kanyang pagkakilanlan dahil magtataka ang mga ito kung bakit nandito sa kanilang lugar itong si Roman, kasabay pa ng mga kamatayan ng mga kasamahan ng mga ito. Kaya hindi malayong maghinala ang mga ito sa kanila. Kaya kailangan niyang humanda. 8 mga katao ang kasama nitong si Magno na papalapit sa kanila. 6 sa mga ito, batid agad nitong si Elias na may mga tangan ang mga ito. Samantalang may 4 pang mga tauhan itong si Magno doon sa mga sasakyan. 2 sa bawat isang sasakyan. Nagkarga na din agad itong si Elias at nakahawak na agad ngayon sa kanyang punyal itong si Roman. Sobrang kinakabahan na ito ngayon. Alam niyang anumang oras magkakaroon na ng labanan. Niluwagan na niya ang pagkasuksok ng kanyang punyal sa kanyang tagiliran para agad niyang mabunot ito kung kinakailangan. Nang makalapit na ang grupo nitong si Magno sa kanila, agad na wikan itong si Magno kay Roman. "Roman, nakapagtataka naman yata na makikita kita sa lugar na ito." Matalim ang mga titig nitong si Magno kay Roman na parang may mga katanungan ngayon sa isipan nito na kailangan na masagot. Napansin din agad nitong si Elias na mabilis nang pumalibot sa kanila ang mga kasamahan nitong si Magno. Ngayon, naisip na nitong si Magno na maaaring may kinalaman itong si Roman sa mga nangyayaring kamatayan sa kanyang mga kasamahang antingero. At napatitig din ito ngayon sa kasama nitong si Roman. Nakakaramdam kasi ng kakaibang lakas ng pwersa ng mga tangan itong si Magno galing kay Elias. Muling wika nito. "Roman, ipakilala mo naman kami sa kasama mong ito. Mukhang mayroong kakaibang tangan ito. Ano ang pangalan mo, kaibigan? At ano ang sadya ninyo sa lugar na ito?" Napangisi na lamang itong si Elias. Sagot naman ito na nakipagtitigan na din nitong si Magno. "Ang pangalan ko ay Elias. Mahalaga ang pakay ko sa lugar na ito. Dahil hinahanap ko ang mayroong pangalan ng Magno, ang pumatay kay Manong Israel." "Mukhang ikaw na yata iyon, kaibigan. Ngunit pakiusap lamang. Ayaw kong may mga madamay sa ating labanan. Doon natin tatapusin ang ating usapan sa mas malawak na lugar at walang madadamay na ibang mga tao." Pagkatapos, agad na naglalakad itong si Elias papunta doon sa kabilang kalye. Pagkatapos, agad na wikan itong si Elias kay Roman. "Roman, tumakbo ka na. Bumalik ka na doon sa ating sasakyan at ihanda mo ito sa lahat ng mga pagkakataon. Tulad ng dati, sa lugar na ito iparada mo ang ating sasakyan at hintayin mo ang aking pagbabalik." Agad naman na tumalima itong si Roman. Kanina pa ito nilukuban ng takot. Agad naman na kumilos ang mga kasamahan nitong si Magno para sundan ang tumatakbong si Roman. Ngunit bago pa makakilos ang 4, agad na nasa kanilang harapan na itong si Elias at mariin nang binabawalan ang mga ito. Wika nitong si Elias, "Ako ang kalaban ninyo. Ngayon, huwag niyong kantiin si Roman. Huwag kayong masanay na pumatay ng mga mahihina lamang." Agad din na sinaway ang mga ito nitong si Magno. "Tama na yan. Hayaan niyo na ang Roman na iyon. Elias ang pangalan mo, hindi ba? Tara na, doon na natin tatapusin ang mga ito sa dulo ng kalye." Nagkatitigan muna ng ilang mga segundo ang mga ito bago muling naglalakad itong si Elias, habang nakasunod naman sa kanya ang grupo nitong si Magno na nakahanda na ang kanilang mga armas. Habang ang 2 sa kanyang mga tauhan na walang mga tangan, agad na pinabalik ito ni Magno doon sa kanilang mga sasakyan. Wala namang magagawang tulong ang mga ito at agad na mapapatay lamang. Pagliko ng mga ito doon sa kalye, papunta na doon sa dulo ng lugar na iyon.
huminto na sa paglalakad itong si Elias dahil napakatahimik na ang lugar na iyon. Wala nang taong nakikita itong si Elias at hanggana na din iyon ng kalsada. Did-in na kasi ang bandang iyon bukod sa mga mataas na pader, mga damo at ilang mga ligaw na halaman ang makikita doon sa paligid. Huminto na din sa paglalakad ang grupo nila ni Magno. Nang makalapit na ang mga ito kay Elias, agad na wikan itong si Magno na halos hindi na mapigilan ang naramdamang galit. Hindi kita kilala, Elias. Wala din akong narinig tungkol sa pangalan mo. Hindi ko alam kung saan ka nang gagaling na lupalop. Ngunit batid kong paghiganti ang pakay mo ayon na kay Danilo, ang nag-isang buhay sa mga pinatay mo na mga kasamahan ko. Dahil sa ginawa mo sa aking mga tauhan, isusunod kita ngayon kay Israel. Sagot naman itong si Elias. Ang pangalan ko ay Elias, isang panday na nanggagaling sa bukirin ng katikugan. Marami-rami na din akong mga napatay na mga kampo ng demonyo na katulad ninyo. Hindi na bago sa akin ngayon ang pakikipaglaban sa mga katulad ninyo. Isang mabait na antingiro si Manong Israel. Pilit niyang nilalabanan ang mga kampo ng kadiliman para sa mga tao sa bayan ng Marta. Ngunit dahil lamang sa salapi, nagawa niyong patayin ang dati niyong kasama. Mga wala kayong puso, mga gahaman kayo sa pera. Tatapusin ko kayong lahat ngayon. Papatayin ko kayong lahat at nang matapos na ang kasamaan ng grupo ninyo. Nagimbal din itong si Magno dahil sa sinabing iyon nitong si Elias sa pagkakaalam nito tungkol sa nagbayad sa kanila ng malaking pera ang pamilya ng mga aswang. Kaya mas lalong nagsumidhi ngayon ang kagustuhan nitong si Magno na mapatay na itong si Elias. Kaya agad na utos nito sa mga kasamahan na patayin na itong si Elias. Kaya agad nang umatake ng sabay ang anim na mga antingiro kay Elias. Bit-bit ng mga ito ang iba't ibang uri ng mga patalim. Agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang mga ito. Agad naman na sinunggaban nitong si Elias ang isang kalaban na nasa kanyang kanang bahagi at dinamba na niya ito hanggang sa magpagulong-gulong ang mga ito doon sa damuhan, habang panay ang ginawang mga pagsaksak nitong si Elias sa katawan ng kalabang antingiro. Sunod-sunod na agad na sumirit ang maraming mga dugo galing sa mga natamong sugat nito sa katawan. Agad naman na pumihit ng takbo ang mga kasamahan nito para tulungan ang kanilang kasama. Gulat na gulat din ang mga antingiro sa ginawa nitong si Elias. Ilang sandali lamang, tuluyan nang nawala ng buhay ang isang antingiro. Pagkatapos, muling nakatayo na itong si Elias at sinalubong na ng mga pag-atake ang mga papasugod ng mga antingiro. Panay din ang buka ng bibig nitong si Elias para panatilihin na pulido ang kanyang mga puder. Naramdaman kasi nitong si Elias na may mga ipinakalat din ng mga usal ang kanyang mga kalaban sa paligid. Kailangan niyang mapanatili ang kanyang depensa sa mga usal. Isang pagkakamali lamang, maaaring katapusan na niya. Nang mahawakan itong si Elias ang isang antingiro, agad na niyang hinila ito at pinagsasaksak. Kahit na naiwasan pa iyon ng antingiro ang kanyang ginawang pag-atake, ang kanyang ginawang pagtuhod ang tumama naman sa sikmura nito na naging dahilan para mapaigik ito at mapaluhod doon sa damuhan. Samantalang itong si Magno, nasa likuran lamang ito ng kanyang mga tauhan na patuloy na nakipaglaban doon kay Elias. Mariin lamang itong nagmamatsyag sa maaaring kahinaan ng kanilang kalaban ngayon. Pinag-aralan ito ni Magno dahil nakita niyang kakaibang antas ang lakas at bilis nitong si Elias. Ilang sandali pa, biglang bumulagta na naman ang dalawa sa mga kasamahan nitong si Magno at nakita niyang duguan agad ang dibdib at tiyan ng mga ito. Tinamaan na naman ang dalawa ng mga pagsaksak nitong si Elias. Agad na bumulwak ang maraming dugo doon sa isang antingero na naging dahilan para agaran na itong
bawian ng buhay. Samantalang ang isa naman, nakadapa na ito doon sa damuhan habang namimilipit na sa sobrang sakit. Kumilos na itong si Magno. Wala siyang nakikitang kahinaan sa mga pagkakataon na ito sa kanilang kalaban. Ngunit kung hindi siya tutulong sa labanan, anumang oras, maaaring maubos na ang kanyang mga kasama. Agad na nag-usal ng mga orasyon itong si Magno. At pagkatapos, mabilis na itong umaatake gamit ngayon ang kanyang punyal. Sumagirit itong si Magno galing sa likuran nitong si Elias. At agad na sinikwat itong si Elias nitong si Magno gamit ang kanyang patalim. Sa mga pagkakataon na iyon, may tanga na mutya itong si Magno na kayang itago ang kanyang puwersa. Ang mutya ng punong kulo. Sa bilis, kasabay ng paggamit ng mutya nitong si Magno, huli na nang mapansin itong si Elias ang ginawang pag-atake nitong si Magno galing sa kanyang likuran. Tinamaan sa may likuran itong si Elias na naging dahilan para mapaigik ito at mapasandal doon sa pader. Kahit naramdam nitong si Elias ang pananakit sa kanyang mga natamong mga sugat, agad na nag-isip na ito ng paraan. Dahil papaatake na naman sa kanya itong si Magno. At doon naman sa kabilang gilid, ang iba pang mga antingero, nakita niyang kumilos na rin ang mga ito. Kailangan na gamitin na ngayon itong si Elias ang kanyang mga karunungan sa mga linlang. At ilang sandali lamang, nang makalapit na nang tuluyan itong si Magno, agad itong nagpakawala ng isang pagsaksak, punteriya ang dibdib nitong si Elias. Ngunit nang tamaan na itong si Elias ng tuluyan nitong si Magno, huli na nang mapansin itong isang orasyon na linlang lamang ang tumama sa kanila. Pagbagsak nitong si Elias sa lupa, agad na nagiging puno ito ng saging at kasabay doon, tumama na din sa likod nitong si Magno ang punyal na bitbit nitong si Elias. At pagkatapos maagap na binunot ito ni Elias. Pagkatapos itinarak naman doon sa dibdib ng isa pang antingirong malapit lamang sa kanya. Agad na napangasab ang antingirong tinamaan sa dibdib nitong si Elias. Agad itong bumagsak. Samantalang itong si Magno, ramdam nito ang sakit ng tama sa kanyang likod. Ngunit nang akmang kikilos na sana ito para papalayo doon kay Elias, sobrang nagulat na itong si Magno. Dahil namamanhid ang kanyang buong katawan, napadilat ang mga mata nito at hindi makapaniwala, wika nitong si Elias kay Magno. Kumagat ka din sa aking inihain na bitag, kaibigan. Hinihintay ko lamang na magsagawa ka ng pag-atake para maibato ko ang aking mga linlang at ang aking orasyon na panggapos. Tumingin ka sa paanan mo. Pagtingin nitong si Magno, nakita niya ang pabilog na hugis sa kanyang tinatapakan na lupa. Ngayon, natitiyak niyang isang usal na panggapos nga ang tumama sa kanya. Hanggang nasa loob siya ng pabilog na hugis na iyon, hindi siya makakatakas. May binunot pa itong si Elias na isang punyal at pagkatapos itinarak niya ito sa lupa na nasa loob ng pabilog na hugis na ito. Sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita, mas lalong naramdaman nitong si Magno ang pamamanhid sa kanyang katawan na hindi na niya kayang maigalaw pa ang kanyang mga kamay at maitaas ang kanyang mga paa. Napansin agad ang mga iyon ng mga kasamahan nitong si Magno. Batid ng mga ito na nangangailangan ngayon ng tulong ang kanilang pinuno. Agad na nagtakbuhan na ang mga ito habang sabay na nag-usal ng mga orasyon. Pagkatapos na maibato na nila ang kanilang mga ginagawang orasyon, sabay nang umatake ang mga ito ng mga pagsikwat kay Elias. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, tuluyan na nilang tinamaan itong si Elias sa may dibdib at tiyan. Ngunit ilang saglit lamang ang mga nakalipas, narinig nila ang pag-igit. Ngunit nagtataka ang mga antingero dahil galing ang boses na iyon nitong si Magno. At huli na nang makita nilang ang katawan nga ni Magno ang kanilang tinatamaan.
muling tinamaan na naman ang mga antingero ng mga malalakas na mga usal na nilang galing kay Elias. Inaakala nilang si Elias ang kanilang inatake. Iyon pala, ang kanilang pinuno pala na si Magno ang kanilang tinatamaan. Napangasab na lamang itong si Magno. Malalalim ang mga tama nito sa dibdib at tiyan. Samantalang ang mga natitirang mga antingero, napamaang na lamang ang bibig ng mga ito at agad na napapatras. Napamura na lamang ang isa sa mga ito at galit na galit kay Elias. Muli itong umatake. Ngunit agad na tinamaan na ito ni Elias ng isang pagsaksak sa liig. Wika pa nga nitong si Elias. Dahil sa galit mo, kaibigan, nawala na ang dipinsa mo. Ikaw naman ang susunod sa pinuno ninyo. At bumagsak ito sa lupa na nangingisay ng ilang mga segundo bago ito tuluyan na nawala ng buhay. Habang itong si Magno, nang tanggalin na ni Elias ang mga orasyon na panggapos, agad itong nalugmok sa lupa at naghihingalo. Muling sabi nitong si Elias, "Ganyan nga, kaibigan, malalakas ang mga tanga ninyo, ngunit ang hihina naman ng mga kukuti ninyo. Sa labanan, hindi kasi pwedeng lakas lamang ang sandalan. Kadalasan, kailangan din na gamitin ang utak. Ngayon, katapusan mo na, Magno. Hindi mo na magagamit pa ang mga kakayahan ninyo sa kadiliman at pagbayaran mo na ang ginawa ninyo kay Manong Israel." Matapos iyon, agad na dinaluhong na nitong si Elias ang mga natitirang mga kalaban at isa-isang pinagsasaksak niya ang mga ito. Tumagal lamang ng ilang mga minuto ang kanilang bakbakan bago na patumba nitong si Elias ang lahat ng mga ito. May sugat din itong si Elias, ngunit hindi naman ito malala. Kasalukuyang nakatayo ngayon itong si Elias habang nilibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Nakakalat kasi doon ang maraming mga bangkay ng mga antingero. Pagkatapos ng ilang mga sandali, agad nang umalis na itong si Elias doon sa kalyeng iyon. Sa kanyang isip, baka may mga makakita pa sa kanya. Iniwan na lamang niya ang mga katawan ng mga antingero na nakabulagta doon sa paligid ng damuhan. Mabilis nang naglalakad itong si Elias pabalik doon sa kinaroroonan nitong si Roman. Ilang sandali lamang, nakita nitong si Elias na nakaparking itong si Roman doon sa gilid ng mga nakahilirang tindahan. Ngunit lumayo lamang ito doon sa dalawang mga nakaparadang sasakyan nitong si Magno. Pagkatapos agad na sumakay itong si Elias at pinaharurot na din nitong si Roman ang kanilang sinasakyan. Pabalik na doon sa lugar ng Marta. Ngayon, natapos na ang kanilang problema tungkol sa mga antingero. Pansamantalang uuwi na muna ang mga ito doon sa bahay nila ni Manang Gina. Kailangan muna nilang ipaalam ang kanilang tagumpay kay Manang Gina at Manong David bago nila isunod ang angkan ng mga aswang. Makalipas ang ilang mga sandali nang marating ng mga ito ang bahay ni Manang Gina, agad nang kinausap na ang mga ito ni Elias at inihayag ang mga kaganapan doon sa kabilang bayan. Sinabi nitong si Elias ang naging kamatayan ng grupo nitong si Magno. Napaluha na lamang itong si Manang Gina. Ngayon, naipaghiganti na ng mga ito ang kamatayan ni Manong Israel. Tanong nitong si Manang Gina kay Elias. "Sa muli, maraming salamat sa tulong mo. Sa wakas nakamtan na din namin ang katarungan sa pagkamatay ng aking kapatid Elias. Ano na ngayon ang susunod mong gawin?" "Bukas na bukas din, Manang Gina. Tatapusin ko na ang mga aswang. Tatapusin ko na ang pamilya nila ni Don Tiborcio." Sa gabing iyon, magkakatabi sina Elias at ang kanyang pamangkin na si Gutor. Kinabukasan, maagang umalis itong si Elias papunta doon sa tubuhan na pagmamay-ari ng mga aswang. Doon na dumaan itong si Elias sa mga kakahuyan papunta na sa lupain itong si Don Tiborcio. At makalipas lamang ang ilang mga minuto,
Natanaw na nitong si Elias ang malawak na tubuhan. Ayon kay Roman, sa gitna ng tubuhan na ito, makikita niya ang malaking bahay na pagmamay-ari ng Don. Sa umagang iyon, walang inaksayang sandali itong si Elias. Agad na pinasok na nito ang kaloob-looban ng tubuhan. Lumipas din ang ilang mga minuto bago nakakaramdam ng presensya ng mga aswang itong si Elias. Kaya natitiyak niyang malapit na siya sa bahay ng mga aswang. Nagkarga na ng mga usal itong si Elias. Kakailanganin niya ito dahil ayon nga sa kanyang pagkakaalam, hindi mga ordinaryong mga aswang ang pamilya nitong si Don Tiburcio. Nagpapatuloy pa sa paglalakad itong si Elias bago masipat ang bahay ng Don. Nakatayo nga ito doon sa gitna ng tubuhan. Parang napakalumang villa ang tirahan ng mga ito. Napapalibutan ito ng mga lumang halamanan. May mga sasakyan din sa paligid ng bahay. May mga nasisipat agad na mga tao itong si Elias na nandoon sa bakuran ng lumang bahay na iyon. Ang ginawa nitong si Elias, nilibot muna niya ang buong kabahayan para pakiramdaman at manmanan hanggang sa nakita niya doon sa likuran ang dalawang babae, isang matanda at isang medyo bata. Sa unahan naman ito, nandoon ang dalawang kalalakihan na sa tingin nitong si Elias parang mga bantay sa bilya na iyon. Ilang minutong nagmanman muna itong si Elias sa lugar na iyon. Pagkatapos, muling umikot ito papunta doon sa harapan. May bakod na lagpas tao ang lumang bahay na iyon. Ngunit gawa ito sa lumang uri ng mga kahoy. Nag-iisip ng paraan itong si Elias kung paano siya makakapasok doon sa loob. Ngunit ang nasa isip ni Elias, maramdaman din naman siya ng mga aswang na ito at maamoy agad. Wala naman siyang pakialam dahil papatayin naman niya ang lahat ng mga ito. Kaya nakapagdesisyon itong si Elias na pumasok na padaan doon sa pasukan ng bakod sa harapan. Nakahanda na ang kanyang armas sa mga pagkakataon na iyon. Pulido na rin ang kanyang mga usal at mga karga. Kaya wala nang pagdadalawang isip na pumasok itong si Elias. At tulad nga ng kanyang inaasahan, alam niyang maamoy na siya agad ng mga ito at maramdaman. Nakita niyang agad na nagsitayuan ang tatlong kalalakihan na nasa loob ng bahay doon sa may balkonahe. At agad na bumaba ang mga ito sa unang palapag at halos patakbo na para salubungin itong si Elias. Ang isa naman sa mga ito, agad na ipinaalam kay Don Tiburcio ang nakikita nilang kalapastangan nitong si Elias na basta-basta na lamang na pumasok doon sa loob ng bakuran ng bahay. Nang makalapit naman sa kanya ang tatlo, agad na wika ng isa. Kaibigan, ano ang pakay mo sa amin? Bakit ka basta-basta na lamang na pumasok na walang pahintulot sa amin? Nakita agad nitong si Elias ang mga matatalas na mga pangil ng mga ito. Matalim din ang mga titig nito sa kanya at bahagyang namumula na ang mga mata ng mga ito. Ang sagot naman nitong si Elias na nakipagtitiga na doon sa tatlong mga kabataan. Sa tingin nitong si Elias ngayon, mukhang mga anak ang mga ito ng Don. Hinahanap ko lamang ang may pangalan na Don Tiburcio. Mayroon akong mahalagang pakay sa kanya. Ano ang kailangan mo sa aming ama? Huwag kang magkakamaling gumawa ng anumang maling kilos dahil hindi kami magdadalawang isip na kakatayin kaagad sa kinatatayuan mo. Ngunit sa narinig nitong si Elias, tumawa lamang ito at hindi malamang nakakaramdam ng pagkatakot. Sa isip kasi nitong si Elias, mas malalakas pa ang mga antingerong nakalaban niya doon sa kabilang bayan kumpara sa mga aswang na ito. Kaya batid niyang kayang-kaya niya ang mga ito na labanan. Ipinakita na din niya ang hawak niyang patalim sa mga aswang na nagpapahiwatig na hindi pakikipagkaibigan ang kanyang intensyon sa pagpasok sa bakuran na ito. Agad na napapaatras ang tatlong kabataan nang makita nila
ang hawak na punyal nitong si Elias. Napaangil ang mga ito at nakayuko agad na parang handa ng aatake anumang oras. Sa mga pagkakataon na iyon, agad na nagpunta din itong si Don Tiburcio doon sa harapan ng mapag-alaman na may bisita ang mga ito na hindi nila kilala. At sa tingin nila, kalaban ang nakapasok doon sa loob ng kanilang bakuran. Agad na tinawag din nitong si Don Tiburcio ang kanyang dalawang malalakas na alalay. Batid niyang hindi ordinaryo ang panghas na pumasok sa bakuran ng kanyang bahay. Hindi ito maglakas loob na pumasok na mag-isa kung wala itong tangan. Ilang sandali pa, nasipat na nitong si Elias ang tatlong mga aswang na naglulundagan doon sa may halamanan papunta sa kanyang kinaroroonan. Napakabilis ng mga ito. Ngunit kitang-kita ni Elias ang mga iyon. Nakahanda na siya sa maaring mangyayari. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang bumagsak na sa likuran nitong si Elias ang tatlong mga aswang. Rinig na niya ang mga pag-angil ng mga ito. Pati ang mga nakikita ni Elias galing doon sa likuran, nakikita niyang mabibilis nang naglalakad ang mga ito papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang dalawang babae na sa tingin nitong si Elias ay mag-ina at ang dalawang gwardya doon sa villa na iyon. Batay na rin sa mga kasuotan ng mga ito. Naglalakad na ang mga ito papunta sa kanila at agad na uwi ka nitong si Don Tiburcio na sa mga pagkakataon na iyon nakalabas na ang mga mahahabang mga kuko at nakalabas na din ang mga pangil sa bibig. Ano ang kailangan mo sa aking Ginoo? Napakalakas naman ng loob mo at pumasok ka na nag-iisa. Ramdam ko ang tangan mo, ngunit nasa loob ka ng aking pamamahay. Nakapalibot na din sa iyo ang aking buong angkan. Tumawa lamang itong si Elias at sagot naman ito doon sa mga aswang. Hehehehe, naparito ako para patayin ka, Don Tiburcio, para pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay kay Manong Israel. At nang matuldo ka na din ang mga kasamaan ninyong mga kampo ng kadiliman. Natahimik ng ilang mga segundo ang mga ito at wikang muli nitong si Don Tiburcio. Ganun ba? Sa tingin ko, mukhang marami ka nang nalalaman tungkol sa amin. At hindi ko na rin hahayaan na makalabas ka pa ng buhay sa bahay na ito. At pagkatapos agad ng suminyas na itong si Don Tiburcio sa kanyang mga kasamahan. Ang tatlong lalaki na anak nitong si Don Tiburcio agad nang naglundagan ang mga ito papatake na kay Elias, pati ang dalawang kasama ng Don na nasa likuran nitong si Elias, sabay nang umigpaw na din ang mga ito. Nakalabas na ang mga matatalas na mga kuko at ngipin ng dalawa at malakas nang umaangil ang mga ito na nakahandang sagpangin na itong si Elias. At pagkatapos, malakas na umaangil ang mga ito na nakahandang sagpangin na itong si Elias. Ngunit sa pagmumuka nitong si Elias, walang bahid iyon ng pag-alala at pagkatakot man lamang sa kabila ng dami ng mga nakapalibot sa kanya na mga aswang. Agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang mga aswang kay Elias. Agad naman na pumihit itong si Elias sabay ng pagpakawala ng mga pagwasiwas gamit ang kanyang punyal na dala. Agad na tinamaan niya ang isang nasa unahan. Sapul na sapul ito sa may dibdib at agad na hinawakan ni Elias ang liig ng aswang at ibinalibag niya ito sa lupa. Matapos iyon, agad nang dinamban niya ang isa na nakasunod at isinama niya ito sa pagkatumba doon sa lupa, sabay na pagulong ang mga ito at hanggang sa napunta na itong si Elias sa ibabaw ng aswang. At pagkatapos, walang pag-alinlangan na nagpakawala ito ng mga pagsaksak punteriya ang dibdib ng aswang. Matapos ang ilang mga segundo, agara ng binawian ng buhay ang aswang. Ang dalawang napatay agad ni Elias ay ang mga aswang na kabilang sa mga pangunahing bantay nitong si Don Tiburcio.
malalakas na ang mga aswang na ito. Ngunit ganon na lamang kadaling napatay ito ni Elias. Dinaluhong naman agad itong si Elias ng tatlong mga anak nitong si Tiburcio, pati ang dalawang mga gwardiya ng bahay nito. Sumali na din ang mga ito sa bakbakan. Gumawa na agad ng mga linlang na orasyon itong si Elias dahil napapalibutan na siya ng mga aswang. Ngunit hindi pa natapos nitong si Elias ang kanyang mga ginawang usal, tinamaan na siya ng mga pagkalmot. Napapatras na itong si Elias at sinabayan niya ng paggulong, sabay pagtalon palabas doon sa bakuran ng bahay. Ginawa iyon itong si Elias para agad na mapalayo siya doon sa mga galit na mga aswang. Agad naramdam nitong si Elias ang mga kilot at hapdi sa kanyang natamong sugat. Sa tingin nitong si Elias, mukhang malalalim ang tama ng mga ito. Doon naman sa labas, agad nang tinapos nitong si Elias ang nasimulan ng mga usal na linlang. Dahil nakita niyang naglundaga na doon sa pader ang mga aswang, papunta ang lahat ng mga ito sa kanya. At nang makalapit na, nang tuluyan ang mga aswang, sabay nang umaatake ang mga ito kay Elias. At agad na nagpaulan ng mga pagkalmot ang mga aswang habang umaangil ng napakalakas. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, pagbagsak ng katawan nitong si Elias sa lupa. Agad nang nagiging putol ito ng puno ng saging. At biglang napaigik na lamang din ang isang anak nitong si Don Tiburcio nang tamaan ito ng pagtarak ni Elias galing sa likuran. At pagkatapos agad nang hinagip ang isa pang anak nitong si Don Tiburcio at dinala na ito ni Elias sa pagsandal doon sa pader, sabay ng pagpihit ng kanyang punyal puntirya sa liig ng aswang na naging dahilan para agad na mapangasab ito ng malakas. Kasabay din ang pagsirit ng maraming mga dugo sa liig ng aswang. Nagsisigaw na itong si Don Tiburcio sa kanyang nasaksihan. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, dalawa na sa kanyang mga anak ang namamatay dahil sa ginawa nitong si Elias. Bigla itong lumundag papunta kay Elias at agad na nagpakawala ng mga pagkalmot itong si Don Tiburcio. Pagkakataon iyon, para agad naman na makagawa ng paraan itong si Elias para mapatay ang pinuno ng mga aswang. Tulad nga ng wika nitong si Elias kanina, mas malalakas pa ang mga antingero kumpara sa mga aswang na ito. Kaya hindi ganon kahirap na mapatay niya ang mga aswang. Agad na napaungol itong si Don Tiburcio nang matamaan ito ni Elias ng mga pagsaksak at ang huling pagtarak sa ulo nitong si Don Tiburcio na ginawa ni Elias ang naging dahilan para agad na mawalan ito ng buhay. Wikang muli nitong si Elias na muling kumilos na para atakihin ang mga natitirang mga aswang. Tulad nga ng sinabi ko, pagbabayaran ng buhay ninyo ang ginawa ninyo kay Manong Israel. Hindi ko nahahayaan na may mabuhay pa sa inyo kahit na isa para wala na kayong mabibiktima pa. Muling nagpakawala ng mga pag-atake itong si Elias. Sa mga pagkakataon na iyon, umabot na doon sa labas ng bakuran ang mga bakbakan. Samantalang ang asawa at anak na babae nitong si Don Tiburcio, agad na nagtakbuhan na din ang mga ito para tingnan ang naging labanan doon sa labas ng bakuran. At laking gulat ng mga ito nang makita nilang nakahandusay na ang kanilang mga anak at napatay na din ang Don. Biglang umaatungal ang mga ito at nagsisigaw habang nagtatangis. Pagkatapos agad na naglundagan ang mga ito, papasugod na din kay Elias. Lihim naman na natuwa itong si Elias nang makita niya ang mga pangyayaring iyon. Hindi na kinakailangan na hagilapin niya ang mga ito dahil ang mga aswang na ang kusang lumapit sa kanya. Wala na din na sinayang na sandali itong si Elias. Agara niyang pinapatay ang lahat ng mga ito. Napansin kasi niyang napuno na ng dugo ang kanyang damit sa harapan. Ibig sabihin lamang, maraming dugo na ang lumabas sa kanyang sugat. Ilang sandali pa, wala nang pakialam itong si Elias kung mga babae man ang mga aswang na ito
agad niya niyang winakasan ang buhay ng lahat ng mga aswang na nandoon. Makalipas pa ang ilang mga minuto, wala nang nakatayo pang mga aswang sa paligid. Napatumba na lahat ng mga ito ni Elias. Napatumba na at napatay ni Elias ang angka nitong si Don Tiborcio. Tanging nasambit na lamang nitong si Elias. Natapos ko na din ang lahat ng mga ito. Naipaghiganti ko na din si Manong Israel. Pagkatapos may kinuhang mga buti ng gamot itong si Elias at ipinahid niya ang laman nito sa kanyang mga sugat. Binitbit niya agad ang mga katawan ng mga aswang papasok doon sa bakuran. Matapos na magamot niya ang kanyang mga sugat, inihilira niya ang mga bangkay ng mga ito isa-isa doon sa gilid ng bahay at pagkatapos sinindihan niya ang bahay nitong si Don Tiborcio. Isinama niya sa pagsunog ang katawan ng mga ito sa bahay ng Don. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nagpasyang umalis na itong si Elias sa lugar na iyon at bumalik na doon sa bahay nila ni Manang Gina. Lubos-lubos naman na nagpapasalamat itong si Manong Gina sa ginawa ni Elias, pati na rin sa pagtulong nitong si Roman. Nanatili muna sina Elias at Gutor sa bahay nila ni Manang Gina ng isa pang gabi. At kinabukasan, nagbabalik na ang mga ito doon sa bukirin ng Katikugan. Ngunit sumama na itong si Roman sa kanila. Masyadong napabilib itong si Roman sa lakas na taglay nitong si Elias. Kaya nagpasya itong magiging katukatulong na ni Elias sa kanyang paggawaan ng mga espada at mga punyal. Nais din itong si Roman na magiging mag-aaral ni Elias sa kaalaman sa mga orasyon at mga usal. Sa kabilang banda naman, nagkikita na sina Makro at Buhawi doon sa bukirin ng Kalye 13. Inihayag na din nitong si Makro ang kanilang dahilan kung bakit nais ng mga ito na makabalik doon sa isla ng Siklihor. Nais ng kanilang grupo na sumali na naman doon sa taunan na paligsahan na pinangunahan ng mga albularyo na sina Papagoryo, Tatay Dadoy, Mamang Tasing at Tatay Damaso. Ang taunan na paligsahan na iyon ay bahagi sa ginawa nilang kapistahan bilang paggunita sa kabayanihan ng mga antingero at mga albularyo doon sa isla ng Siklihor. Nang mapagwagian ng mga ito ang isang malaking digmaan kalaban ang mga Diablo. Ngunit kakaiba na naman ang paligsahan na ito kumpara sa mga nagdaan na mga taon. Maglaban-laban ang bawat grupo sa loob ng kagubatan ng Kulubkawa at kung sino ang matitirang grupo sa huling araw ng kapistahan ay siyang magwawagi. Malaki ang papremyo sa paligsahan na iyon bukod sa tuturuan ang mga ito ng mga malalalim na mga usal ng mga albularyo na sinatatay Dadoy at Papagoryo. Makukuha din ang sinasabing baol ng ginto na pagmamay-ari ng grupo ng misyonaryo na nakuha nila sa isa sa mga yungib ng Kulubkawa. Nasa pangangalaga na ito ngayon ni Tatay Dadoy. Hindi madali ang paligsahan na ito dahil maaring may mga mamatay sa ilang araw na labanan at bukod pa nito, marami pang mga engkanto at mga aswang ang kanilang kailangan na lusutan doon sa bundok ng Kulubkawa. Ginawa iyon nila ni Tatay Dadoy bukod sa magkakaroon pa sila ng mga panibagong mga mag-aaral. Malilinis pa nila ang kabundukan na iyon na tirahan na din ng mga aswang at mga engkanto. 6 lamang ang pinakamataas na bilang sa bawat grupo. Kaya plano din itong si Buhawi na sumali sa paligsahan na iyon. Bukod kasi na makakasalamuhan nila ang iba't ibang malalakas na mga antingero at mga albularyo sa iba't ibang mga isla, masusubukan na naman ang kanilang lakas at kakayahan. At sa isipin na iyon, nasasabik na itong si Buhawi. Ngunit hindi nga lamang sila pwedeng magkakasama ng kanyang kapatid na si Makro dahil kumplito na ang grupo nila ni Makro. Makakasama kasi nitong si Makro ang kanyang kasintahan na si Amara, ang alaga ni Amara na si Makil, ang matalik na kaibigan ni Makro na si Turo, at ang dalawang baguhan sa kanilang grupo at dating mga kasamahan ni Marco na sina Ringo at Baldo.
Kaya nakiusap ngayon itong si Buhawi kay Manong Udo na subukang kausapin itong si Elias. Baka magiging interesado din ito na sumama sa kanila. Kaya sa hapon na iyon, pinuntahan nila itong si Elias doon sa bukirin ng Katikugan at agad na inanyayahan ang mga ito tungkol doon sa nasabing paligsahan doon sa isla ng Secure. Agad naman na nagiging interesado itong si Elias at makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na itong nagdesisyon na sumama sa kanila ni Buhawi. Agad na nakumpleto na ang kanilang grupo dahil makakasama nitong si Buhawi ang kanyang asawa na si Maya, itong si Elias, itong si Roman Gutor, at ang pang-anim naman ay itong si Manong Udo. Hindi man ganon sila kalakasan, ngunit sa tingin nitong si Buhawi, kung magkakasama naman ang mga ito sa labanan, matutulungan naman nila ang isa't isa. Maaga lamang ang kanilang gagawin na pagpunta doon sa isla ng Secure. Sa sumunod na 2 buwan pa naman ang paligsahan at natitiyak nitong si Buhawi na sa mga araw na iyon, manganganak na itong si Maya. Makiusap na lamang itong si Buhawi doon sa kanilang mga kaibigan na doon na muna manatili ng ilang mga araw habang hinihintay ang pagdating ng paligsahan. Kaya makalipas lamang ang 2 linggo, kasalukuyang nagbiyahe na rin sina Buhawi papunta doon sa kabilang isla. Sakay ang mga ito ng barko ngayon papunta doon sa isla ng Secure. Kasama din nila itong si Tita Ason para siyang mag-alaga kung sakaling manganganak na itong si Maya. Samantalang doon naman sa isla ng Secure, nagiging abala na sina Tatay Dadoy para sa mga nasabing paligsahan na iyon at doon sa kapistahan. Inaasahan na ng mga ito na marami ang mga sasali na mga malalakas na grupo, lalo ngayon na hindi na ganun karami ang mga katulong ni Tatay Dadoy sa nasabing kapistahan. Katulad ng dati, katulong ni Tatay Dadoy sa paghahanda ang pamilya nitong si Arturo, pati na rin sina Mamang Tasing, Papa Guryo at Tatay Abito. Kasama din nila itong si Tatay Damaso. Ngunit hindi nakasali sina Mauricio dahil sasali na ang mga ito sa nasabing paligsahan na nakapagdagdag ng kasabikan sa lahat. Dahil kilalang malakas na antingero itong si Mauricio, makakasama niya ang mga kaibigan na mga antingero tulad nila ni Ado, Jonas at Chise. Kaya kakaiba ang paligsahan sa taon na ito. Mas umaangat na ang kompetisyon dahil kasama rin sa paligsahan ang grupo ng misyonaryo. Bukod pa sa mga nasabing mga grupo, may mga grupo pa na sumali na may mga karunungan sa aral sa kaliwa. Ninanais din ng mga ito na makuha ang baol na ginto. Hindi maiiwasan iyon ng grupo ni Tatay Dadoy. Mas mabuti nga na may mga sumali na mga kampon ng kadiliman para agad na malalaman nila at mamarkahan ang mga ito tulad ng kanilang ginawa noong nakaraang taon. Ngunit ang hindi alam ng lahat, umabot na din ang balitang iyon sa grupo nitong si Badong at gusto din ng mga ito na sumali sa labanan na ito. Ngunit kinakailangan lamang na hindi sila makikilala ng grupo nila ni Makro at Buhawi. Kumbaga, lihim ang kanilang gagawin na pagsali sa paligsahan. Kaya sa araw na iyon, agad na nag-utos itong si Badong ng mga dagdag ng membro sa kanyang grupo. Ginawa lamang iyon nila ni Badong para subukan din ang kanilang lakas at kakayahan sa ibang pamamaraan. Ngunit ang pinakapunto naman nila, suportahan ang kanyang mga anak. Ang gagawin na lamang nila hanggat maaari, iwasan na makakatapat ang kanyang mga anak sa labanan. Hanggat maaari, iwasan nilang makipaglaban sa grupo nila ni Makro at Buhawi. Agad na nag-iisip ng paraan itong si Badong para maitago ang kanilang pagkakilanlan. Makalipas naman ang ilang mga araw, nagbiyahe na din sina Badong papunta doon sa kabilang isla. Makakasama nitong si Badong sina Basil, Dr. Maki, at kabilang din sa kanyang grupong binuo ang anak ni Bunit na si Riba at ang matalik na kaibigan nito na si Coco na isang aswang. Pang-anim naman sa kanilang grupo
ang isang matandang kaibigan nitong si Tatamak na galing doon sa bayan ng San Isidro. Kilala kasi ang matandang si Tata Unyok bilang isang magaling na albularyo at malakas sa mga orasyon. Iyon ang magpupuno sa kanilang kakulangan sa mga karunungan sa mga orasyon. Plano ng mga ito na magsusuot ng mga kasuotan na matatakpan ang kanilang mga hitsura para hindi sila makikilala ng kanyang mga anak, pati na rin ng mga taong nag-organisa sa paligsahan na iyon. Dalawang bisis na kasing nagkakasama sina Badong at Tatay Dadoy. Huling pagkikita ng mga ito noong huling kapistahan sa nakaraang taon. Lumipas ang mga linggo, pinatawag na ni Tatay Dadoy lahat ng mga kasali sa paligsahan na iyon. Sasabihin na nila ang mga batas sa paligsahan at ang mga alituntunin na dapat nilang sundin. Doon pa rin sa malawak na lupain ni Tatay Dadoy gaganapin ang pagpupulong. Nandoon na ang grupo nitong si Makro doon sa gilid ng mga kubo. Kasalukuyang kausap nito sina Tatay Dadoy at Tatay Abito at Papa Guryo. Ngunit biglang napatigil sa pag-uusap ang mga ito nang makitang paparating na din ang grupo nitong si Buhawi. Natutuwa agad itong si Makro nang makita ang grupo ng kanyang kapatid. Simula kasi nang dumating ang mga ito doon sa isla ng Sikihor, ngayon pa lamang unang nagkikita ang mga ito. Dahil sina Buhawi, doon dumiritso ang grupo ng mga ito doon sa naging kaibigan nila sa kabilang bahagi ng isla. Kaya hindi nagkakaroon ng pagkakataon na magkikita ang magkakapatid. Agad na wika nitong si Makro kay Tatay Dadoy. "Tatay Dadoy, grupo po iyan ng aking kapatid na si Marco. Sasali din pala ang mga ito sa paligsahan ngayon." Napatitig sina Papa Guryo at Tatay Abito sa mga bagong dating. Hindi kasi alam ng mga ito na may kapatid pala itong si Makro, at batid nilang kakaibang lakas din ang tangan ng mga ito tulad ng kakaibang lakas na tangan nitong si Makro. Kaya mas lalong nasasabik ang mga matatandang albularyo na nag-organisa sa paligsahan na iyon.